Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, ating pag-uusapan ang tungkol po sa GCaves at GCredit na hindi na tatanggapin ni Shopee as mode of payment mula May 1, 2023. So hanggang April 30 na lang po ang paggamit ng inyong GCaves at GCredit sa pagbabayad ninyo na inyong order sa Shopee. So kamakailan ay nag-post po tayo or nag-upload po tayo ng video regarding po sa services, one of our services na pwede kayong magpa-convert ng inyong GCaves at GCredit sa amin with minimal fee of 2% per 1,000. Pero sa kasalukuyan ay huminto muna kami dahil po sa pagbabago ng GCash, lalo na sa pag-issue ng bagong QR code. As per BSP mandate, ang GCash ay kailangan magpalit na po ng kanilang QR code ng panibago na supported ng QR code PH. Dahil yung gamit namin ay pinakaluma pa yon, yung inisyo pa yon for several years na. Until now, hindi pa napalitan dahil nasa malayo kami sa kabihasnan. So, ang madali lang nilang mapalitan yung nasa city at saka big city. Metro Manila, Cebu, NCR, Cebu, tapos Davao. Mga malalaking syudad. Pero yung mga nasa province, especially sa mga towns, ay hindi po maabot ng kanilang courier. So, yung gamit natin na QR code ay pinaka obsolete na, luma na. So, kailangan ng palitan ng bago yung QRPH na QR code. Kaso hanggang sa ngayon po ay hindi pa dumating sa amin. Buti na lang at nag-extend ang GCash na pwede pa rin namin gamitin ang aming QR code, pero ang maaari lang mag-scan ang iyong payment na GCash mismo. Hindi po pwede ang GCredit at saka GCash. So dahil doon sa 2% na service charge, marami po ang nag-comment sa amin bakit daw mayroon kaming pinapatong charge na pwede naman daw free dahil sa Shopee daw ay free naman daw. So sabi ko, marami na po ang mga seller ni Shopee ang nagre-reklamo dahil po sa parang nagiging nagiging modus na ng mga mayroong GCaves at GCredit na para ma-convert into cash yung kanilang funds ay u-order sila sa Shopee tapos i-cancel nila agad. After ma-cancel, yung pera na binayad nila galing sa GCaves or sa GCredit ay mapupunta sa kanilang Shopee Pay account at pwede na agad nila itong ma-transfer sa kanilang bank account. So, pinagmamalaki po yun. Shout out po sa nag-comment noon doon sa video namin. Diba sinabi ko sa iyo na mag-ingat po dahil illegal po yung paggawa ng transaction na yun. Ay, hindi siya totally illegal, pero marami talagang magko-complain noon. Maraming magko-complain, hindi lang po ang seller, kundi si Shopee. Kasi parang ginawa mo lang tulay yung Shopee para mapalitan yung GCaves or GCredit mo na free. So ano nang nangyayari ngayon? Hindi talaga nagtagal. I think mga siguro mga
2 months or 3 months ago. Oo. Nasaktan ako dun sa sinabi niya, bakit daw ako nagcha-charge? Well, ito na. Mapipilitan ka na talagang maghanap na pwede niyong mapag-convertan. Kung sakaling wala kayong bibilhin sa mga department store. Actually, magagamit mo naman ang inyong G-gifts at G-credit sa mga department store, lalo na sa groceries. Appliances, by the way, pwede din. Marami namang mapagamitan. Kaso lang, gusto talaga ng karamihan na cash yung makukuha nila. Pero sa ngayon, pansamantala muna kaming hindi itatanggap ng G-gifts at G-credit conversion. At yung mga pinagmamalaki nila yung ginagawa nila sa ano sa Shopee, nagbunga na rin yung pinagagawa nila, dahil ngayon po ay ang Shopee ay pinahinto na nila ang pagbabayad ng G-credit at saka G-gifts. Ang masama lang doon, nadamay yung mga gumagamit nito sa legal na paraan. Yung mga ano talaga, umorder talaga ng totoo, tapos nagbabayad sila ng G-gifts at G-credit na hindi nila kinansel. Tinuloy nila yung payment. Wala silang ibang intention kundi umorder at magbayad ng tama. Hindi gaya ng mga ginawang tulay ang Shopee para ma-convert into cash at mapunta sa kanilang bank account yung galing kay G-Gives at G-Credit. So, yun lang siguro ang masasabi ko, dahil tumatakpat pa rin talaga sa utak ko bakit ganun. Siyempre business namin yun, at business namin yun, at siyempre may mga kaukulang charges din na kailangan namin pagbabayaran. Like naman doon sa hindi negosyo na wala kahit tax na eh, hindi kayo nagbabayad, karamihan sa inyo wala pang buti kung kumuha kayo ng barangay, anong tawag doon, barangay tax, sidula. Kami kasi, ako, iba yung personal ano ko, iba yung personal sidula ko at iba din yung business sidula ko, so dubli-dubli yung tax na binabayaran. Bukod pa doon sa kailangan namin magbayad ng monthly, annually, at semi-annual, at quarterly doon sa BIR. So, ang dami talaga namin binabayaran. Tapos, pag mayroong mga ayuda, kami din po ang hindi pwedeng isama doon sa mga ayuda na yan. But wala kaming doon. As long as nagamit naman siya sa tamang paraan. And then, yung deserve talaga na makatanggap ng ayuda, walang problema yun. Pero marami kasing tumatanggap ng ayuda na hindi naman deserve. Sa amin, kami, naghihirap din kami sa pagbabayad ng buwis. Wala kami ayuda, pero dapat sana ay maging fair po sa lahat. Ako, wala akong reklamo as long as ginagamit siya sa tamang paraan. We are blessed naman. Okay din naman sa akin na magbayad ako ng buwis, kasi blessed naman kami pagdating po sa business at saka kung ano-ano pang mga sidelines ko, mga racket. So, ito na. last na lang ninyo na makagamit ng G-Credit at G-Gave sa Shopee hanggang April 30 na lang. So, after nun, maghahanap kayo ng mga tumatanggap ng conversion G-gives to cash. Marami akong nasalihang grupo at ang mahal-mahal ng kanilang charge, 10% pataas. Tapos yung sa amin na 2% lang, nagrereklamo pa. Talagang nagrereklamo siya doon sa akin. Yung mga 10% ka, hindi naman nire-reklamo. But, time to move on. Kayo na ang maghahanap kung saan kayo magpapa-convert. Sa ngayon, wala mo na kami. Anyway, shout out sa lahat ng mga viewers ko.
mga members ko, maraming salamat, mga subscribers. Road to 26K na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers ko. Thank you very much din po sa inyo. Hanggang sa muli po, paalam.